Hello everyone! Welcome to my channel. So for this video, I'm going to share one of the requested videos ng mga mommies natin na mag-undergo ng CS or nag-underwent na ng CS. Makishare ako sa inyo ngayon kung ano nga ba yung dahilan kung bakit na si CS ang isang buntis. Ano nga ba yung dapat niyong i-expect after ma-CS? At magbibigay ako sa inyo ng mga tips kung paano mabilis gumaling at paano yung tamang paraan para mapatuyo ang sugat ng mabilis. Plus, ano nga ba yung mga bawal gawin after ma-CS? So if you want to know more, just keep on watching. And mga mommies, dahil na-reach na nga po natin yung 20,000 subscribers, so dumadami na po yung family natin, so tuparin ko na po yung promise ko sa inyo na magpapag-giveaway po tayo. So panoorin nyo yung video na to dahil i-explain ko dito kung paano yung mechanics ng giveaway natin. But again, before I start this video, disclaimer lang po, I'm not a doctor nor a medical expert. Pero itong share ko sa inyo is based on my personal experience. For your information po, I underwent normal delivery. Pero I also underwent appendectomy, which is abdominal surgery din. Kaya makakapag-share din ako sa inyo ng mga experiences ko kung paano mabilis makarecover and mabilis mapatuyo ang sugat. So yeah, let's start! But first, let's define the CS or the cesarean section para magkaroon kayo ng idea, lalong-lalo na sa mga first-time mom. CS is a surgical procedure that deliver a baby through incision in the abdomen and uterus. So it is classified as major surgery. Para mas mabilis maintindihan, inooperahan ka sa tiyan para mailabas si baby mo. So ano nga ba yung mga reason kung bakit ka nasi-CS? Sometimes may mga mommies natin na nakaschedule na sila for CS. May mga mommies naman natin na nag-undergo muna ng labor tapos mag-e-end up into CS din. So ano nga ba yung mga reason kung bakit na uuwi ang isang buntis sa CS? Unang-una dyan, kapag ang labor mo hindi nagpro-progress. Kumbaga ang tagal mo na nag-labor, magto 24 hours ka na nagli-labor, sobrang pagod ka na and still hindi pa rin lumalabas si baby. So possible kapag ganun yung sitwasyon mo, ma-end up ka into CS. Pangalawa, kapag ang baby mo, nagkaroon na siya ng fetal distress. For example, habang nagli-labor ka, biglang bumagsak yung heartbeat ni baby. Kapag ganon, pwede kang mag-lead into emergency CS. Pangatlo, may mga position si baby na candidate ka talaga for CS. For example, kapag si baby mo is nasa transverse position, ibig sabihin pahalang yung higa niya sa tiyan mo. Kapag ganito po, hindi po kakayanin ang normal delivery. Pangalawa, kapag si baby ay breech presentation, ibig sabihin suhi, possible din po na mag-lead into CS. Pang-apat, kapag ikaw ay nagdadala ng twin pregnancy or triplet. Pang-lima, kapag ikaw ay may problema sa placenta. For example, ikaw ay placenta previa, ibig sabihin na uuna or tinatakpan ng placenta mo yung cervix mo. Kapag ganun, hindi makakalabas si baby kasi nga nakaharang yung inunan mo. Pang-aning, kapag nauuna naman ang pusod ni baby. Kapag ganun, hindi rin po pwede na manormal ka dahil possible nang magkaroon ng fetal distress or ma-distress si baby sa loob habang ikaw ay nagli-labor. Kaya kapag ganun, emergency CS po ang kakalabasan mo. Pang-pito, kapag ikaw ay may health problem. For example, meron kang heart problem. Kapag ganun, mami, hindi ka po allowed mag-normal delivery dahil hindi mo kakayanin yung labor. Pang-walo, kapag ikaw ay may pelvic fracture. Kapag ganun, mami, hindi mo kakayanin ang normal delivery dahil hindi mo kayang pumesto into lithotomy position or yung nakabuka yung legs, kaya hindi mo mailalabas si baby. And lastly, kapag ikaw ay previous CS na. Lalo na kapag ang interval ng previous CS mo is 1 to 2 years lang, talagang candidate ka for CS. So, ayun lang po yung mga reason kung bakit nga ba talaga na si CS ang isang buntis. Unang-una dyan, mami, meron ka pa ring vaginal discharge. Siguro nako-confuse kayo kung bakit nga ba meron pa ring dugo na lumalabas sa iyong puwerta. Eh, sa tiyan naman lumabas si baby mo. Siyempre, mami, nagkasugat pa rin yung matres mo. Kapag may sugat, may dugo. Kaya duduguin ka pa rin, mami. Pero don't worry, yung dugong yun hindi naman magtatagal at matatapos din. Siyempre, sa simula, magsisimula siya sa bright red, hanggang magiging pink, hanggang magiging brown,
hanggang magiging yellow, tapos hanggang sa clear na lang siya, and hanggang mag-stop na yung vaginal discharge mo. Meron ka pa rin mararamdaman na after pains. After pains yung para siyang menstrual cramp or para kang dinidismenorrhea. Bakit po nangyayari yun? Dahil unti-unti nang bumabalik yung matres mo sa normal size niya bago ka mabuntis. Pangatlo, kahit hindi ka magpasuso dahil nga nagre-recover ka pa lang from your CS, pwede ka nang magkaroon ng milk production. Kaya ang tendency, mamamaga po ang suso nyo. Kapag ganun, pwede mong ipa-nurse kay baby or kung hindi mo naman kaya, ipump mo siya mami para mawala yung pamamaga dahil milk lang naman iyon. So punta naman tayo kung paano nga ba ang tamang pag-alaga ng inyong sugat or ng inyong tahe. Unang-una dyan mami is kailangan mong palitan yung dressing mo or yung tapal ng sugat mo everyday. Kahit once, basta everyday. Magsisimula yun from the hospitals. Syempre ang nagpapalit dyan is nurses muna. And kapag nasa bahay ka na, you need to change it every day. And then mga mami, sasabihan naman kayo ng doktor kung kailan yun na pwedeng tanggalin yung dressing or yung gauze. Or kung kailan na kayo hindi maglalagay ng gauze. Siyempre, kailangan din ma-air dry yung sugat nyo para mas mabilis matuyo. Next, kailangan po maligo kayo. Kung hindi nyo naman kayang maligo kapag nasa hospital pa kayo dahil in pain pa kayo, pag-uwi nyo ng bahay, kailangan maligo na kayo. Dahil kapag malinis lagi ang sugat, mas mabilis ito maghilo. So, nare-recommend ng doktor na shower yung paraan ng pagligo nyo para mas nalilinis talaga yung sugat. Kung wala namang shower, basta ipapadaan mo lang yung tubig sa sugat mo. Basta dapat ang way ng pagligo is running daw yung water doon sa sugat para mas malinis. Tapos kapag naliligo ka at lilinisan mo ang sugat mo, gumamit ka lang daw ng water at saka mild soap. So pwede mo namang sabunin. Pero syempre ingat lang, huwag mong kukuskusin ng sabon yung sugat mo. Basta madaanan lang siya ng sabon and after nun, i-wash mo na agad ng water. Okay na yun. Kapag sariwa pa ang sugat mo mami, huwag ka munang magbababad sa bathtub, sa hot tub o kaya sa swimming pool. Iwasan mo muna yung mga bagay na ganun. And huwag ka naman mag-worry mami kasi bago ka lumabas ng hospital, re-resetahan ka naman ng mga pain reliever na pwede mong inumin kapag nakakaramdam ka ng kirot sa iyong sugat. And lastly, kailangan mong i-monitor yung any sign of infection and kailangan mong ikonsulta agad ito sa doktor. Unang-una dyan, kapag ang sugat mo ay namamaga, namumula o kaya mainit sa pakiramdam. Kapag ganun mami, possible infected yung sugat mo. Second, kapag may lumalabas na discharge, pwedeng pus or nana. Kapag ganun, infected ang sugat mo. Pangatlo, kapag ikaw ay nagka-fever. Syempre, pag fever, ibig sabihin, it is a sign of infection din. Pangapat, kapag nag-worse yung pain. Dapat sa mga ilang araw, nagle-lessen na yung pain. Pero ikaw, mas gumagrabe yung sakit. And lastly, kapag tumudugo ng matindi yung sugat mo. Kapag ganun mami, any sign sa mga nabanggit ko, kailangan mo agad ikonsulta sa doktor para ma-treat agad yung infection. So next naman na i-share ko is ano nga ba yung mga tamang paraan or mga tips kung paano mabilis makaka-recover after mong maoperahan ng cesarean section. Unang-una, wag na wag ka daw magbubuhat nang mas mabigat pa sa baby mo. Ito I think common sense to sa mga naoperahan kasi hindi mo talaga kakayanin na magbuhat. Actually, magsalita ka nga lang, tumawa ka nga lang, mararamdaman mo talaga yung pain doon sa site na inoperahan ka eh. So talagang hindi mo kakayanin magbuhat ng mabigat. Kung ikaw naman mami, feeling mo magaling ka na, feeling mo naghilom na yung sugat mo, wag mo pa rin itetempt na magbuhat ng mabigat. At least maghintay ka ng 6 weeks na totally magaling ka na bago ka magbuhat ng mga bagay na mas mabigat pa sa baby mo. Pangalawa, ito nga yung sinasabi ko na talagang mararamdaman nyo yung sugat every time na tumatawa kayo, na uubo kayo, or kaya ia-aching. So kapag ganun mami, you need to support your abdomen. Maglalagay ka ng unan sa abdomen area mo every time na tatawa ka, aaching ka, o kaya uubo ka. Kumbaga parang lalabanan mo yung tiyan mo, ipupush mo talaga yung unan tuwing uubo ka para protected yung abdomen mo. So paano naman mami kung sakaling umiinom ka naman ng pain reliever pero nararamdaman mo pa rin yung sakit ng sugat? Kapag ganun po mami, pwede kayong gumamit ng warm cloth tapos ipapahid mo siya around the area kung saan yung tahi. Dadampi-dampiin mo lang siya, huwag mong irarab yung sugat mo. Kasi anything na i-apply mo ng warm, nakaka-relax kasi siya. So, nare-relieve din yung pain.
Next, mga mami, syempre kailangan mong uminom ng maraming fluids. Kasi syempre pag naoperahan ka, maraming nawawalang fluid sa iyo. Nagkaroon ka ng blood loss, nagkaroon ka ng fluid loss. So you need to replace lahat ng fluids na nawala sa iyo. Drink plenty of fluids. Kailangan mo din kumain ng mga fiber-rich food para maiwasan mo yung constipation. At hindi mo na kailangan umirek kasi bawal na bawal umirek kasi baka bumuka yung sugat mo. Then, syempre, kailangan mo kumain ng mga masustansyang pagkain. And importante po na kumain kayo ng vitamin C kasi siya yung solusyon para sa healing. Protein kasi siya rin yung solusyon for tissue repair. Kailangan mo supplyan yung sarili mo ng mga nutritious food para mas mabilis yung healing process. Pang-anim, kailangan mong maglakad-lakad. Ito mga mami, alam ko mahirap po to para sa mga naoperahan ng cesarean section. Pero ito po para sa akin, yung talagang nakapagpagaling ng mabilis sa akin. Kasi bukod sa nakakatanggal siya ng gas pain, uutot mo or mailalabas mo yung mga gas na natira sa tiyan mo, malilessen din yung pain, kakalakad mo. Tapos mai-stimulate din yung bowel movement mo or mas babalik sa normal yung bituka mo, and mas maiiwasan din yung formation of blood clotting. Blood clotting, common to sa mga obese patient na nag-underwent ng CS at sa mga patient na hindi naglalakad. Yung higa lang sila ng higa hanggang sa lumabas sila ng ospital. Siyempre kapag ganun mami, yung blood mo stagnant lang. Ito lagi talagang ina-advise ng mga doktor na 24 hours after your surgery, you need to walk. And lastly, gusto kong i-share sa inyo kung ano nga ba yung mga bawal niyong gawin after mong maoperahan. Una-una doon, sinabi ko na nga kanina na bawal ka pang magbabad sa mga hot tubs, bathtubs, o kaya swimming pool. Hindi pa po yan pwede mga mami. Hanggang ikaw ay totally healed na at hanggang mawala na yung bleeding mo. Pangalawa, bawal kang mag-exercise. Pangatlo, bawal ka munang makipag-sex hanggat hindi pa sinasabi ng doktor na pwede na. Pang-apat, iwasan mo muna na mag-akyat baba sa inyong hagdan. So, for example, yung kwarto mo nasa second floor, stay ka muna doon hanggang totally na gumaling ka na. So, iutos mo muna yung mga bagay na kailangan mong bumaba. Ayan, syempre, para kompleto yung vlog na to, i-share ko na din yung mga tips para sa mga mami na gustong i-pursue ang breastfeeding. Syempre, para sa mga nag-underwent ng cesarean section, mahirap talagang magpasuso or i-push ang breastfeeding sa inyong mga baby. Pero meron namang mga paraan, kaya pwede nyo pa rin ituloy ang pagpapa-breastfeed. Syempre, mahirap dahil yung site ng operation nyo is nasa abdomen, kung saan nilalagay or kinakalong nyo si baby during breastfeeding. Pero kapag ganun, pwede kayong maglagay ng unan or ipatong yung unan dito sa abdomen area nyo or kung saan yung site ng operation, tapos doon nyo ilagay si baby. Kapag ganun, pwede nyo na siyang mapasuso ng ganitong paraan. Pangalawa, pwede kayong gumamit ng mga other breastfeeding position para maiwasan nyo naman mailagay si baby doon sa abdomen area nyo. Unang-una doon is football hold. Magpakita na lang po ako ng picture kasi hindi ko na po kaya buhatin si baby ko ng ganyan. Mabigat na po siya para sa akin. Pangalawa, pwede mo naman siya pasusuhin ng naka-side-lying position kayo. So, pares kayo naka-side and maglagay ka na lang ng unan sa pagitan nyo. Kahit dito lang sa ibabang area, doon sa operation site mo, para at least protected pa rin yung abdomen mo. So, kapag ganun, pwede mo pa rin talaga ma-push ang breastfeeding. So, huwag kayong mag-worry kahit na cesarean section, hindi pa rin mahirap i-push ang breastfeeding. So, mag-share naman ako sa inyo ng own experience ko kung paano ko mabilis na pagaling yung sarili ko after my abdominal operation. Unang-una, kailangan laging malinis ang sugat. Maligo araw-araw. After maligo, kailangan mo siyang lagyan ng mga antibacterial solution. I think mas nakatulong talaga sa akin yung hindi ko siya nilagyan or binabara ng gauze. Hinayaan ko lang siyang naka-expose sa air. So, kailangan air dry lang siya. And syempre, kailangan mo kumain ng mga nutritious food. Ako noon, ang hilig ko sa mga vitamin C. Ang hilig ko kumain ng mga pongkan, orange, dalandan, pineapple. Basta anything na rich in vitamin C kasi talagang mabilis makapagpagaling yung mga ganung pagkain. And then, ang para sa akin talaga na nakapagpabilis gumaling, promise mga mami, 2 weeks lang after ng abdominal surgery ko, nakapag-work na ulit ako. Yun po ay
ang paglalakad ng madalas. Sa umaga, maglalakad ako ng 30 minutes. After lunch, maglalakad na naman ako ng 30 minutes. Sa hapon, maglalakad na naman. Tapos sa gabi, maglalakad na naman. As in yung days ng recovery ko noon, wala akong ginawa kundi maglakad lang ng maglakad. Yung paglalakad ko, nakatulong siya para hindi ako ma-constipate, para maayos yung bowel ko. Ibig sabihin, araw-araw akong tumatae para mas mabilis mapagaling yung sugat ko, mabilis maghilom, and mas mabilis makarecover yung katawan ko. So, yun po yung mga ma-advise ko sa inyo base sa aking experience after my abdominal surgery. So, I think masyado nang mahaba yung video na to. Tatapusin ko na po kasi feeling ko hindi nyo naman po tinatapos yung buong video ko. So, para sa giveaway na to mga mami, mag-share po ako ng cash para sa one lucky winner na worth 500 pesos. And magbibigay din po ako ng 100 pesos para sa tatlong mapipili for consolation prize naman. And luckily, merong one subscriber anonymously na nagbigay ng pera para maisama ko sa giveaway na to. So para sa'yo, maraming salamat. Alam mo na kung sino ka and si God na lang bahala sa'yo. So simulan na po natin kung ano yung mechanics ng giveaway na to. So unang-una, kailangan mag-subscribe ka sa channel ko. Pangalawa, kailangan mong i-like yung vlog na to and mag-comment ka sa comment section na hashtag Mom-Jacq Cash Giveaway. And syempre, kailangan mong i-follow yung mga social media account ko kasi doon ko po i-announce yung winner. So, you need to follow my Facebook page, my Instagram, and my TikTok. Next, kailangan mong i-share yung vlog na to either sa Facebook mo o kaya sa Instagram mo. And syempre, kailangan mo gamitin yung hashtag Mom-Jacq Cash Giveaway para mas mabilis kong ma-search. And kailangan mo syempre i-public yung post mo na yon para visible siya. And announcement of winner will be July 25, 2021. And ipopost ko po siya sa aking social media account. So kung sino mang mommy na mananalo, i-direct message ko po siya. So I'm hoping na maraming sumali ng mga mommy sa giveaway na to at maraming mag-share ng video na to. Actually, maraming mommy sa akin na nag-PM na they're asking for help para naman maging ready sila sa panganganak nila. Pero since sobrang dami nyo nga po mga mommy, hindi ko po kayo kayang tulungan. Kaya ginawa ko yung ganitong paraan na pag giveaway para maging fair para sa lahat. So, kukuhanin ko po yung winner sa pamamagitan ng YouTube comment pickers. So, you need to comment down below ng hashtag para doon tayo mamimili randomly. Tapos, kung sinong mapipili, check ko din kung sinunod nga niya yung mechanics. Kung shinare niya ba yung video, kung finalow niya ba ako sa social media, and kung nagawa niya po lahat yun, i-direct message kita, mami. And lastly, gusto ko lang po kayong i-invite to follow my Instagram account. Ito po yung account ko for my own business. So, ipakita ko lang po yung mga sample designs na ginawa ko. Itong mga designs na to is sarili kong designs. Ako po talaga yung gumawa ng design na to. And ang target kong buyers is yung mga pregnant mom ngayon na nagsisimula ng bumili ng damit para sa kanilang mga baby. So, ito po ay isang baru-baruan style para mas mabilis nyong mabihisan at mabilis nyong makubaran si baby nyo. Ito talaga yung mga damit na pang newborn. Pero this time, nilagyan ko siya ng twist, nilagyan ko siya ng designs para at least nakahappy ka as a mother na merong design yung suot ng baby mo. And napaka-cute. So, please support my small business mga mami. You can message me directly on my Instagram if you want to buy. Doon po tayo mag-usap. So again mga mami, if you learned from this video, don't forget to hit the like button, share this channel, subscribe on my channel, and click the bell button para lagi kang notified pag may bago akong uploads. So good luck po mga mami sa mga sasali sa pag-giveaway natin ngayon. So this is the end of this video. See you on my next vlog. Goodbye!